Magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa Tumana kung saan po mag-aabot po tayo ng munting tulong. Tao po, magandang umaga. Magandang umaga nanay. Magandang umaga din po. Ay po, tao po. Nanay, kumusta po? Tumang mabuti naman po. Pararaos lang po ng konting ano, pagkain kung meron. Meron wala. Anong pangalan ni nanay? Janet po. Janet. Valdez Concepcion. Valdez Concepcion. Ilang taon po kayo? 44. Sa mga kababayan, ito yung bahay na to, no? Ah, hindi natapos dahil nung kasagsagan ni COVID, naumpisa na ito. Tama, mami. And then, hindi na naituloy dahil walang income, kulang sa budget. Yung nakatingga siyang ganyan. Kaya ang ginagawa nila, mami, saan kayo natutulog? Ito po sa lupa. Ang ginagawa nila, pag sa gabi, anong ginagawa niya? Pag sa gabi dito kayo natutulog. Nakaganyan lang? Meron pong kumot, nakatabing. Ah, nilalagyan niya yung tabing ganyan. No, nilalagyan niya yung tabing ganyan. Lagyan namin mga karton. Tapos karton na. Inin dito na kay lahat. Kundi ang lamig nun. Kaya yung mga bata mahamugan. Hindi po, may yero po eh. O, kapiraso lang. Dalawang yero lang ito ata. Dito po sila sa gitna. Dito kami sa gilid. So, ayan mga kababayan. Ang ginagawa nila, pagsapit ng gabi, naglalatag na sila dito ng karton. And then, may mga kumot-kumot na yan dyan, nakatabing. Itong kapirasong dalawang yero, dito sila yung mga bata, no? Kaya, walang choice. Tsaga muna sila dito. At nabayan niyo po kami sa lahat ng masama. At sana po dinggin kami sa aming mga dasal. Ingatan mo po kami sa mga diablo na nag-aalipin sa mahihina, sa nawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Oh, pagdating ng umaga, ligpit na naman sila, no? Tanggalin na naman nila yung mga kumukulong, mga tabing-tabi, yung mga karton dito. And then, saan yung nilalagay, mami? Doon po sa loob. Oh, doon muna sa isang bahay din na malapit na rin bibigay. Ayan, ganyan lang ang buhay nila. Kaya, sana, no, tayo ay nananawagan muli. No, sa mga tulad nila, no, na mapagawaan din sila, no, ng simpleng bahay na kahit hindi kagandahan na maiayos lang at makatulog na sila ng maayos, no, na hindi tulad dito magtatabing lang sila and then maglalagay ng karton and then alis na naman yung ganun, kawawa yung mga bata kasi number one na apektado doon is yung mga bata lalo na mahamog sa gabi and then marami pong puno ng kahoy dito. Kaya medyo delikado po sa mga bata. Ilan po ang anak ni Nanay Janet? Siyam ang anak niyo. So magkakasama sila nandito lahat? Hindi po, nasa ano kasi itong kinakasama po ngayon, pangalawang asawa ko po siya.
Oh, okay. Ihirap din po siya. Ibig niyo sabihin, mayroon kayong anak sa dating asawa? Opo. Ilan po ang anak niyo doon sa dating asawa? 5 po. Kambal po yung anak ng anak. Saan po ngayon sila? Nasa Novay Siya po. Novay Siya. Tapos nakapag-asawa kayo uli? Sa Umingan. Taga Umingan. Pero taga dito po kayo? Dito po ako dati. Ano, dito kami nakalumaki. Maliit pa lang kung kanina na po kami. Dito na po. Dito na po talaga kayo lumaki. So, 4 ang anak nyo ngayon sa mga lang asawa. So, bali siyam lahat. So, kumusta naman ang buhay Nanay Janet sa araw-araw na 5 ang anak or siyam ang anak na binubuhay? Ayos naman po yung konting nananakbuhayan ng asawa ko sa construction. Construction po ang trabaho niya ngayon. So, kumusta po ang income? Kaso nga lang po, nainto po sa income pa. Mayroong COVID. Dahil sa nangyari ngayon. So, saan po ngayon sila kayo? Andun po sa kanila kasi naghahanap buhay ng magtatanim. Gumagawa din ang paraan. Gumagawa din po. Ang bunso mo ilang taon na po? Ay, 3 lang po yan, mahigit. Ito po ba? Ah, yan yung bunso nyo. So, lahat po ba ng siyam na anak nandito sa inyo? Pumupunta po sila dito, dinadalaw ako pag ganitong walang-wala. Nasaan po ba nakatira? Sa Novay Siya. So yung 5 anak na sa father opo, nila, opo. Dumadalo lang po sa inyo na minsan. Nahatidan po kami pag wala talaga. Ilang taon na po yung pinakabunso sa una? Opo. 21 po. Yung pinakapanganay sa una? 29 na po. May asawa. 14 lang po kami nag-asawa. 14 years old na kayo nag-asawa? Bakit sa kahirapan po ng ano nangyari? Ng buhay. Walang papakain ng mga magulang namin. Kaya mga kami nagkipag-asawa. Halos dyan na nagpo kami sa bukid. Maliit pa kami, nandiyan na kami sa bukid. Wala ngayon, bukid pa rin, sapa pa rin. So, ibig niyo sabihin po, nanay, parang napilitan lang kayo mag-asawa nung okay. Dahil sa hirap ng buhay. Okay. Sa edad na 14 years old. Opo. Pinilit nyo na mag-asawa para nang may magbuhay sa amin. May bubuhay sa inyo. Opo. Dahil sobrang hirap din po yung mga magulang nyo noon. Opo. Ngayon, nung namatay yung magulang namin, ako pa rin ang may pasan. Ako lahat magpasan sa kanya hanggang sa na-elibing, hanggang sa nagtatapot. Ako pa rin. Parang ako ang nanay ngayon, ng mga kapatid ko. Kaya po ang tumayong parang magulang. Ako. Tsaka yung tatay ko, kung hindi tatay ko, hindi wala sana ako dito. Andun ako sa puder ng asawa ko. Pinili ko kasi yung tatay ko para may mag-alaga. Kasi na siya, ulyanin. Opo. Tapos, ang asawa niyo doon na lang naghahanap buhay, din uuwi-uwi na lang po dito. Uuwi-uwi na lang po dito. Kasi kung doon kay lahat, wala ang nangyari. Walang mag-aalaga sa tatay ko. Kasi bibit-bitin nyo rin pag pumunta kayo doon, dadalhin nyo rin yung tatay. Ayaw din po pumunta kasi dito daw siya lo. Yung kapag-asawa, dito yung pamilya niya. Kaya dito na lang. Dito muna daw siya. Dito na rin kami hanggang sa ano. Ano bang pangarap ni nanay para sa mga anak niya? Gusto ko po sana makapag-aral ng mabuti yung mga anak ko. Kami, hindi kami nakapag-aral. Ritual lang po ako matapos. Walang pagkukuhanan ng pag-aaral namin. Nanay bakit, ko. Bakit gusto ko makapag-aral ang mga anak ni nanay? Ayaw ko pong matulad sa amin. Ayaw ko pong mahirapan sila paglaki nila. Halimbawa, nagka-pamilya. Wala silang pangbubuhay sa mga anak nila. Kaya gusto ko rin makapag-aral yung mga anak ko. Dahil ayaw niyong matulad ang buhay na sa naranasan niyo ngayon. Opo. Na kahit papaano makapag-aral, makapagtapos na lang sila ng high school, kahit papaano magkaroon na sila ng medyo maayos na trabaho. Opo. Ganun po yung gusto niyo. Opo. Gaano ba kahirap ang buhay ni nanay? Mula pagkabata ko po, nandun na po ako sa bukid. Ako nang nagbubuhay sa mga kapatid ko. Ako nang tumayong nanay. Kasi yung nanay ko, tatay ko, may
marahas sila noon. Anong ibig sabihin yung marahas? Namamalo sila kasi pag hindi kami naghanap buhay, wala kaming kakainin. Mabagsik sila, ibig sabihin. Opo, noon po. Talagang ano po talaga. Pag nagkamali ka, papaluin ka talaga. Kahit hindi ka nagkakamali, nagpapalo sila pag wala ka ipapakain sa kanila. Ganun po. Kami na lang. So yun ba yung nagiging cause din po sa pag kaya nag-asawa ka ng maaga dahil din po isa din po sa yung pamamalo nila? Ganun? Opo, naisip ko na rin po dahil naging mabagsik sila sa inyo. Para makaiwas sa ganong sitwasyon, pinili nyo na mag-asawa ng maaga. Opo. Mga kababayan, ito yung mga anak ni nanay sa pangalawang asawa niya. No? Ilang taon ang mga agwat ito? Ito po, walong taon. Walong taon na. Tapos ito, pito. Pitong taon. Ito po, lima. Lima and then? Tatlo. Medyo yung agwat nila okay naman eh, no? Malalaki naman ang agwat nila. Kailan perang parang tag-iisang taon lang ang agwat nila. Tingnan mo, no? Sama ka sa akin? Sa bahay ka lang tumira? Ha? Gusto mo? Tara, sa bahay lang tayo titira. Nag-aaral po ako. Ako magpa-aral sa'yo, ah. Ayaw po yung tatay niya ni Ma'am, ayaw niya pong mawala ng mga anak niya kasi mahal niyang may anak 42 na niya no nag-asawa kami. Oo nga, kaya pala medyo may edad na po yung sunod-sunod, asawa ko. Sunod-sunod yun na. Nilubos-lubos na no. Kasi 42 na. Opo. 51 na po na niya ngayon. So ito sila nag-aaral. Opo, nag-aaral, susunod na po itong daycare. Kasi sa kagustuhan, kahit mahirap ang buhay nanay, makapag-aral sila. Tinder. Sunod-sunod sila. Opo, susunod. So ano ang hanap buhay ni nanay? Nagsususulang po kami. Din binibenta. Opo. Okay nanay, meron akong munting tulong sa inyo. No? Hindi rin ako mayaman, kaya lang gusto ko makatulong din. Tulad niyo, ha? May bigas ka na dito, ha? Ay, ito anak, oo. Sige, buksan nyo na. Ayan, para sa inyo yan, ha? O, sige, open mo na. Tapos bigyan mo mahal kapatid. There's that. Sugar and then may gatas na. Ha? Tapos bukod pa dyan, ayan, merong buong chicken. Meron ng sayuti, sibuyas, bawang at ayan. Para mamaya, kinulang manok na yan. No, tamang-tama, meron na silang tanghalian. Salamat po, ma'am, sa tulong nyo. Maraming salamat talaga. Walang anuman, no? Basta laban lang sa buhay kung anong meron tayo ngayon, no? Ang importante, hindi tayo magkakasakit, no? Safe tayo, lalo na yung mga bata. Kailang mag-iingat tayo dito, ha? Kasi medyo mahamog, malamig sa gabi, no? Na nakaganito lang. Kaya, delikado din sa mga bata. Okay, bye-bye na. Bye-bye, mga anak. Bye-bye, ah. Bye-bye.